Hi guys, good day. Welcome back to my channel. For today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng DIY na incubator. At syempre, ito yung mga kakailanganin natin ng mga kagamitan. Dito, 220 volts na fan. Tapos temperature controller. Heavy duty socket. Heavy duty na tawag dito. Plug. Tapos heavy duty na wire. At syempre 150 watts ang ilaw na ilaw. Saka itong mga foil para sa loob ng incubator. But before we start, papakita ko muna sa inyo kung mga nagawa ko ng incubator. Pinakauna at pangalawang incubator. Itong first incubator na ginawa ko is na try na ako dito na 30 pieces of quail eggs. So naging successful naman, nag-hatch siya ng 24 pieces out of 30 pieces of eggs. So yung mga chicks ay nandun sa likod ng bahay, nakapwesto sila sa isang aquarium. So temporary lang pala kasi hindi pa ako nakagawa ng lalagyan nila. So ang ginawa ko, naglagay ako ng fan. So this is only 12 volts fan. So maliit lang na fan, pero at least nakaka-provide siya ng hangin na nakaka-circulate ng hangin dito sa loob ng ating DIY incubator. So itong mga may X na itlog is already 14 days na. So by next couple of days is mag-hatch na ito. Kasi yung ano, hatching days ng ating quail egg is nasa 16 to 18 days. So tip pala para sa inyo, pag nag-incubate kayo ng itlog o quail egg, so 1 to 14 days is dapat iniikot nyo yan regularly within sa isang araw. So kahit twice a day lang iniikot nyo. Kasi ang tendency doon, pag di nyo iniikot, so malaki yung posibilidad na hindi mag-hatch yung ating quail eggs. So pag nag-reach na ng 14 days yung ating itlog, so pwede nyo nang i-stop yung pag-ikot ng ating quail eggs. So ito yung ginawa kong pangalawang incubator. So made of ano na siya, container. Incubator na siya. So, buksan natin. So, nag-load ako ng mga 100 pieces of eggs, quail eggs. So, pang dalawang araw pa nila ito. Kasi kahapon pa lang ito nilagay dito sa incubator. So, meron siyang dalawang 50 watts na dilaw na ilaw. Katapos, meron siyang fan dito sa ilalim. Hindi lang masyadong makita kasi natabunan ng mga itlog. Tapos, meron tubig sa ilalim.
So ito na yung mga na-hatch na quail eggs natin. So nasa estimated 20 pieces plus so sila. So ang ginawa ko muna is nilagay ko muna sila sa aquarium kasi hindi pa naman to nagagamit. So for temporary lang nalalagyan nila kasi magpapagawa pa ako. So ito is 4 days old na mga quail. So kailangan talaga mag-provide ka ng ilaw sa kanila kasi bawal silang lamigin. So ang purpose ng ilaw is para mag-provide ng heat sa kanilang lalagyan. At isang tip din para sa inyo, once na naglagay kayo ng tubig para mainom nila, is huwag kayong maglagay ng malaking container. So kung pwede is cup of ano na lang ng isang soft drinks. Kasi na-experience ko na namatayan ng tatlong quail eggs dahil sa naglagay ako ng malaking container para sa inumin na tubig nila. So yun, nalunod at namatay. Tapos first to second day is huwag nyo muna silang agad i-transfer sa ibang lalagyan. So ilagay nyo muna sila sa incubator. So after 2 days pwede nyo na silang i-transfer sa ginawang lalagyan nyo. So yung mga kinakain nila is yan yung cheek booster na mabibili natin sa mga agribet. Okay, sa ngayon ay gagawin na natin yung DIY na incubator. So pinutol ko siya kasi kukunik ko ito sa temperature controller. So kasabay ng itong mga lights. Ah, hindi pala. Light. Kasi isa lang yung lalagyan natin. So pag nag-set tayo ng temperature, so pag maximum temperature yung set natin is automatic siyang mag-off itong fan at yung ilaw. At pag nag-set naman tayo ng pinakababa na temperature, so automatic din mag-on at mag-off yung fan at ilaw natin. So ipapakita ko na lang sa inyo mamaya yung ano natapos na na setup natin. So ito yung input ng ating temperature controller, so source of power niya. So dito natin i-coconnect tong plug at saka yung wire. So dito ito yung magsisilbing ano source of power ng ating temperature controller. So ganyan lang i-coconnect natin sila tapos tape. So ito yung wire ng ating fan at ito yung wire ng ating ilaw. Ito yung temperature controller. So dito natin ito ilalagay itong dalawa. So pag-isahin natin sila. Thank you.
Okay, so tapos na natin yung mga wirings ng ating ilaw, fan at saka yung temperature controller. So itatry na natin kung gagana ba sila. Okay, sa nakikita nyo is gumana yung ilaw, fan, tsaka yung temperature controller. So ang susunod na gawin natin is isi-set natin tong temperature controller natin. So ang temperature na desired ng ating quail eggs ay 38 degrees Celsius. So yan yung isi-set natin na maximum temperature ng ating quail eggs. Pagkatapos, yung pinakamababa naman na temperature na kukunin natin is 36 degrees Celsius. So yan yung pinakamababa na temperature. So ganito lang yung pag-set ng temperature controller. So long press mo lang tong arrow up. So set mo sa 38 degrees Celsius maximum temperature. So yan. At ganito din pag-set sa pinakamababang temperature. Down arrow, long press lang. Okay, so set mo sa 36 degrees Celsius. So natapos na natin yung pag-set. So na-off na yung fan at saka yung ilaw kasi nakaset na siya. So ang susunod naman is itatry natin kung gagana ba yung sinet natin na temperature. Maximum temperature 38 degrees Celsius, pinakamababa is 36 degrees Celsius. Okay, so try natin kung mag-off siya pag nag-hit na sa 38 degrees Celsius. Okay, so gumana yung maximum temperature na sinet natin. So try naman natin tong 36 degrees Celsius kung gagana ba siya. Yung sinet natin na pinakamababa na temperature, na once na pag na-hit ng incubator is automatic na magto-turn on yung fan at saka yung ilaw. Okay, so gumana din. So ang next na gagawin natin is ang pag-set na ng ating DIY incubator. Okay, so ang gagawin naman natin ngayon is ang pag-set ng ating carton incubator. Okay, so ang gagawin na natin ngayon is ilalagay na natin yung fan at saka yung ilaw sa loob ng... Okay, so nag-off na siya kasi na-hit na yung maximum temperature na sinet natin.
So siguro ang maximum capacity ng incubator na ginawa natin is nasa 50 pieces of eggs lang. So konti lang siya, pero okay na din 'yun as panimula kung gusto niyo lang mag-try. Okay, so nag-on siya kasi bumaba na yung temperature niya sa 36 degrees Celsius. Okay, yun lang para sa video na ito. Sana may natutunan kayo. At para sa mga gustong mag-start ng small business, so pwede nyo itong i-apply as panimula ninyo. Katulad ng sa akin, nagsimula lang ako ng sa maliit na carton. At nung naging successful naman yung pag-incubate ko, so na-expand na ako ng mas malaki pang incubator. Yun lang. Maraming salamat sa panonood. See you next vlog.